Hey, what's up? This is Optic Review at ngayon mag-unbox tayo ng budget phone ni Humidigi at ito nga si Humidigi A7S at meron itong AI thermometer scanner. So mamaya pag-usapan natin yun. Let's go! Okay, at mag-unbox na nga tayo ng budget po ng Humidigi. At kung mapapansin nyo, sealed pa yung box. At ito yung specs ng Humidigi A7S. Yan. So, kaya nalang magbasa, guys. Okay, at buksan na nga natin yung box. Tanggalan natin sa sealed para makita na natin kung anong itsura ng Humidigi A7S. Ayan. At ito nga yung laman ng box. Siyempre makikita natin yung Humidigi A7S. At una kong napansin dito sa phone na to, naka TPU case na lang siya. Dati kasi yung mga na-unbox ko na phone galing sa Humidigi ay naka rugged case pa siya. So yun. And then merong IMEI. Yan. Okay, dito sa loob ng box meron ditong Link to the World at ito nga yung kanilang document. So mamaya natin to iti-check. At meron din silang kasamang charger or power brick. Ayan. Napaka-fit ng power brick nila, guys. Napaka-simple lang. At naka 5 watts lang siya. So, mababa. Pero okay lang. At meron din kasamang USB Type-C cable. So, sa mga maa-arte dyan, bagay na bagay ito. So, yun. Type-C na siya. At 5 watts nga lang. Okay, at ito nga. Wala nang ibang nakalagay pa dito sa kanilang box. Walang earphone. Okay lang naman. At dito na tayo sa Link to the World ng kanilang document. At ang makikita natin yung SIM ejector. Ayan. So meron silang SIM ejector. And then yung kanilang document na A7S. So kayo na lang din magbasa. Sobrang haba niyan eh. I-joke lang. Okay, at dito na nga tayo sa phone ng Humidigi. Ito nga si Humidigi A7S. So may nakalagay dito, guys, na non-contact infrared thermometer, 13 megapixel ultra wide triple camera, 6.53 HD plus full screen, type C port, 2.1 card slot, and Android 10 Go. So yan yung nakalagay sa plastic. So parang hindi ko natin kailangan ilagay yung specs, no? Hindi. So ayan, at box, tanggalin na lang natin yung pagkaka-plastic niya para makita natin yung kanyang itsura. So yun. Okay, tatanggalin na nga natin yung kanyang plastic. At yun, meron na nga ditong screen protector. So kayo nang bahala kung papalitan nyo pa or hindi. At pansin ko medyo magaan na rin siya ng konti. Medyo magaan na ito ng konti. At dito sa likod, meron nga itong triple camera at meron AI thermometer. At yun, meron ding TPU case. Nakasama na, nakalagay na dito sa phone. At mamaya papakita ko sa inyo kung paano mapagana yung AI thermometer para ma-check natin kung accurate nga ba yung kanyang thermal scanner. Ayan. Okay, tanggalin muna natin yung TPU case para mamaya makita nyo yung likod kung anong itsura. At ito sa gilid, at meron nga itong power button at volume rocker. So ayan yung volume rocker at power button. At sa kabilang banda, meron ditong pindutan kung saan ito yung pwede nyong pindutin pag magamitin nyo yung thermal scanner or thermometer. And then, SIM tray. So, ayan. At triple card slot nga ito. Merong dalawang SIM at isang memory card. At dito, sa bandang ilalim, makikita natin dito yung mic. So, ayan yung mic. And USB Type-C port. At yung kanyang speaker. At dito sa taas, andyan yung 3.5mm jack. Okay, at ito nga yung likod ng Humidigi A7S. Okay na okay yung texture ng likod ng Humidigi A7S, ha? At kahit anong hawak mo dito, ay hindi kayo makakakita ng fingerprint gamit ang inyong kamay. Siyempre. At kahit hindi nilagyan ng TPU case, okay pa rin naman. Kaya lang, mas magandang meron para rin sa pag-iingat. Okay, at i-setup na rin natin ng mabilis para makita na rin natin yung picture nitong Humidigi A7S kung anong merong nasa loob ng phone na to. Okay, at ito nga, na-setup na natin yung Humidigi A7S. At napansin ko lang na halos ko lang naka-install dito dahil nga siguro naka-Android 10 Go lang siya. At yun, ang makikita lang natin dito kundi yung Play Store, YouTube, Gmail,
at marami pang iba. So yun. Okay, at ito yung specs ng Humidigi A7S. Okay, pagdating sa processor ng Humidigi A7S, kaya naman ang ML talaga, kahit high settings pa. Yun nga lang, kapag unstable ang internet nyo, ayun, maglalag talaga kayo. Pero yun, still playable pa rin ang Mobile Legends. Yun nga lang, makakaramdam kayo ng frame drop. Pagdating sa camera, sa kanyang rear, okay lang naman pa picture ito. Kaya lang hindi na ganun ka-detailed. And yung dynamic range niya, hindi na masyadong kita. At yung sharpness, okay pa rin naman. At yun yung kanyang rear camera. Pagdating naman sa front, pwede na din naman sa front. Nakakapugi din naman. So yun lang, okay na okay pa rin naman sa front camera. Then sa video naman, kita nyo naman diba medyo delay or lag yung pag-video natin dito. So huwag na tayong maghanap pa dahil budget phone lang naman to. Okay naman to kahit papano pagdating sa front and rear. Sa video lang talaga. So sana mapix to ng Humidigi. At dito naman sa settings ng Humidigi A7S, may nakita ako ng smart key. So dito pwede mong baguhin yung kanyang settings. At yun yung function sa mag gilid. Kung anong pwede mong gawin or pwede mong ilagay. At dito nga sa single click, ayan yung makikita natin na pwede mong baguhin. Merong open SOS, open cello, screenshot, flashlight, and start recording. So, ganoon din naman sa double click. Yun lang din naman yung mangyayari. At yun, ganoon din dun sa long press. So, ganoon lang siya. Pwede mong baguhin naman kung anong gusto mong ilagay. At meron pang pwedeng ilagay ng application kung ano bang ang gusto mong ilagay. Okay, so nabanggit ko kanina yung AI thermometer scanner. At ito yung thermometer scanner. So mamaya tatry natin kung accurate nga ba yung scanner nito. At yan. At ito yung function niya para gumana yung thermometer scanner. At hindi ko na binago yung smart key. Para pagpindot ko, papasok na agad dun sa thermometer scanner or sa application niya. At ito yung application niya. Meron dito na alagay na people kung saan ito yung gagamitin mo sa tao. Siyempre, people nga, di ba? De, yun. Then, meron ding objects kung halimbawa naman sa phone mo siya itatapat. So, mamaya tatry na natin para makita natin kung accurate nga ba itong AI thermometer scanner ng Humidigi A7S. At uunahin na natin yung sa phone kung ano yung magiging temperature ng phone natin. Sana magiging successful o kaya naman ay magiging accurate yung paggamit natin dito. Okay, at hihintayin lang natin yung magiging result. So yan, meron itong lumabas na 30.7 Celsius. So sana accurate siya. Wala akong ibang temperature, so para makompare din natin sana. At dito naman sa unahan, patry ulit natin. So naging namang 31.5 Celsius. The next, tatry naman natin sa tao kung okay din ba siyang gamitin o kaya naman accurate ba ito. Then tatry naman natin ang temperature pagdating sa tao kung accurate ba siya or hindi.
So, hintayin lang natin yung result kung ano lalabas. So, meron na lumabas na 35.2 Celsius. At itatry ulit natin. Okay, so kasunod na try. So, naging namang 35.7 Celsius. Then, itatry na rin natin yung face unlock ng humidity A7 kung responsive ba siya or hindi. So, ayan guys, parang delay lang siya ng 0.3 hanggang 0.5. So, ayan. At hanggang dito na lang. So, masasabi ko dito sa phone na to, overall, pagdating sa thermometer scanner, ay okay din naman. Yun nga lang, parang paramdam ko na hindi siya ganun ka-accurate pa. So, sana ma-fix nila. And then, sa camera, pwede na rin naman. Yun nga lang, hindi siya ganun detailed. At sa battery, 4000 mAh. Yun nga lang, mabagal siya mag-charge dahil 5 watts lang. And then, sa performance naman, okay ang ML. So, yun nga lang, merong kaunting frame drop. At mas maganda kung stable ang internet nyo. Pero para sa akin, okay na rin naman tong humidity A7S. So, ganun lang talaga. Merong mga konting problem. Pero sana ma-fix nila ito. At yun, huwag na tayong maghanap ng iba pa dahil yun nga, budget phone lang to. So, hanggang dito na lang. This is UpTech Review. For more upcoming phone and unboxing, please like, share, and subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!